drag queen. Viral dahil sa demand sa waiter. Tila maingay na maingay ngayon ang ilang pangalan ng ilang drag queen sa social media. Una na dyan ay si Pura. Matapos nga ang viral video na kumalat sa social media matapos niyang di umano'y babuyan ang imahe ni Kristo. Matatandaan noong July 10 ay ipinost si Pura sa social media ang kuha sa kanyang performance sa isang event kung saan makikita dito na nakasuot siya na malapuan sa kanyang metallic gold and maroon dress at headdress. Makikita sa video na napapalibutan si Pura ng mga tao habang siya ay nag-lip-sync ng Ama Namin. Pangalawa na dyan ay si Andre Trasona. Matatandaan na hindi lubusang tanggap ng Sex Bomb Girls member na si Icy Trasona Aragon ang pagpasok sa mundo ng drag ng kanyang binatang anak na si Andre Trasona. At ngayon ay mainit na usap-usapan sa social media ang drag queen din na si Katkat Dasala na mas kilala bilang Captivating Katkat. Ano nga bang dinamand niya sa isang waiter na inulan ngayon ng komento galing sa netizens? Nakatanggap ng negative comments si Captivating Katkat na nagalit sa waiter ng Japanese restaurant nang tawagin siyang sir sa harap ng mga kaibigang drag queens. Imbes sa simpatsya, pambabatikos ang natanggap nito mula sa mga netizens. Eh sir ka naman talaga, ano bang pinaglalaban? Di din sana natin ipilit ang ibang tao on how to address your pronouns. Sabihan mo pa siya ng ignorant, ano, siya mag-a-adjust sa pagka he or she mo? Nasobrahan ka naman sa pagiging entitled na parang nakagawa ng krimen yung waiter sa pagtawag ng sir sa'yo. Pero calling the person ignorant is so much, especially if nag-apologize siya at yung way na nag-sir siya ay sign of respect and not to disrespect someone. Can we normalize asking gender pronouns? Iyan ang naging pahayag ng Drag Race Philippines Season 2 contestant na si Captivating Katkat. Matapos niyang ibahagi sa isang post ang kanilang naging karanasan sa isang Japanese restaurant kasama nga ang kanyang fellow drag queens. Kwento nito, kahapon nasa isang Japanese resto kami ni na Matilda, Nicole Pardox and Ovi. Then nang hingi kami ng water sa waiter. Pagkalapit sa akin sabi, "Sir, warm or cold?" Sabi ko cold, then he left. Ayon rito ay hindi siya nag-react agad pero nakita umano niya ang mga kasama niya na nag-react. Ayon daw sa mga ito ay tinawag umano si Katkat ng sir. Dagdag pa nito, so tatawagin ko na dapat yung waiter para kausapin. But Ovi said, don't worry, kakausapin ko pagbalik. So hinayaan ko na si Ovi. Pagbalik, kinausap na ni Ovi and the waiter immediately apologized. Ayon pa nga rito, I know he's just ignorant so I accepted his apology and nag-thank you ako kay Ovi. Sa post nga na ito ni Captivating Katkat ay nagpasalamat ito sa kanyang mga kaibigan. Aniya, I'm just thankful to have friends like them kasi kung wala, baka magka-antak doon sa resto at mapasigaw ako ng yes or no. See? Sa huling parte nga ng post si Captivating Katkat ay hiniling nito na dapat hindi masamain ang pagtatanong tungkol sa gender ng isang tao kung hindi tiyak saan ang dapat itawag sa kanya matapos siyang tawaging sir ng isang waiter sa isang Japanese restaurant. Aniya. But on a serious note, I just wanna say this. Can we normalize asking gender pronouns? Especially if you're unsure sa pronoun ng taong kausap mo. It is better to ask than to misgender someone. You don't understand the feeling. Dagdag pa niya. Sa ngayon ay nangunguna na si Captivating Katkat sa Drag Race Philippines Season 2 matapos masungkit ang kanyang pangalawang panalo.